Gusto niyo po bang matutong mag-print o magtatak ng t-shirt, mga kaibigan? Lalo na kung kayo po ay walang hanap buhay, pwede niyo po itong maging sideline. Aba, lalo po ngayon, malapit na po ang ating barangay election. This coming October na. At maaari ang mga tatakbong barangay captain at mga kagawad sa ating mga kanya-kanyang barangay ay posimpleng magpa-print ng kanilang campaign t-shirt. So, kaya po interesado po kayo, tuloy-tuloy lang po ang inyong pananood. Ituturo ko po sa inyo kung papaano gumawa ng pantatak ng t-shirt or silkscreen na katulad po nito. So, ayan po. Pero siyempre, bago po ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So para po sa mga interesado at disidito pong matuto kung paano magtatak ng t-shirt, ay ituturo ko na po sa inyo kung paano muna ang paggawa ng silkscreen o pantatak ng t-shirt. Dito po, ang una po natin gagawin ay gagawa po tayo ng frame. Ayan. Paano pa ito ginagawa? Ito, basic lang po talaga at very common na po. Ang gagawin lang po naman natin dito ay bibili lang po tayo ng kahoy na ang kapal ay 1 inch to, then 2 inches po yung pinakalapad niya. Sa haba, magbe-base na lang po tayo kung anong size ng silkscreen o frame na ating gagawin. Paggagawa po ng frame, hindi ko na po na ipakita sa inyo na yung actual na pagbubuo ng frame. Madali lang naman po to, very common na, no? Basic lang naman. Kung ang frame na gagawin nyo ay ang haba ay 16 inches, then ito ay 14 inches, puputol muna kayo ng dalawang 16 inches. Ito nga po, isa to at isa nito. Then, itong dalawang side, kung 14 ang haba lang na gagawin nyo, pagdikitin nyo lang ito, itong dalawang 16, so yung kapal, ileles nyo sa 14 inches nito para pagputol nyo. Let's say, kung ang sukat nitong dalawa, pag pinagdikit nyo ay 2 inches. So, 14 inches minus 2 inches. So, para pagka ipinako nyo na siya, kasi sa papapagit na ang puto ng dalawang side, ito po yung nasa loob. Para pagpako nyo dito, sakto 14 inches. Para maganda po yung sukat, no? So, ito, ang gagawin ko naman dito muna ay tatanggalin ko na muna itong lumang screen. Hindi na naman kailangan ito. Ito po yung silkscreen na binatawag. Ang silkscreen ay may iba-ibang mesh po ito. Ano po ba yung mesh na binatawag? Ang mesh po na tinatawag ay yung mga butas nitong screen. Kung kano kalaki yung butas. Ito ay 100 mesh. Itong 100 mesh ay kalimitang ginagamit kapag ang ating textile paint na gagamitin ay super color. Like super white. Kasi ay hirap pong ikahig ang super color kasi madali po siyang matuyo. At sa dark color siya ipiniprint. Kung ang gagamitin naman po natin pintura ay pang white t-shirt, medyo madali po sa hagod yun kahit mag 120 or 150 mesh na yung screen. Pero pwede rin naman po ito. Pwede rin itong 100 mesh kahit sa mga dark color na pintura. Pero kapag ang pintura na gagamitin natin ay super color, ibig sabihin po nun, ang mga ipiprint nating t-shirt ay mga dark colored t-shirt like black, red, blue, green. Yan po kalimitan. So, kakabitan ko po muna ng screen itong frame. Gagamit nga pala tayo ng gun tacker, yan, katulad nito, or nito, maliit lang, pwede rin stapler, kaya lang, pag stapler, kailangan natin ng helper. Ito kasing gun tacker, maganda ito kahit nagsosolo ka lamang. Kaya mong magkabit ng silkscreen sa frame. Then, kailangan din natin ng ball hammer. Ayan, maliit lang. Kahit martilyo. Ito po ay gagamitin natin kapag nag-tacker na po tayo. Kasi
minsan hindi bumabaw ng gusto yung tucker wire, no? So papaluin natin para lumubog siya, kasi kapag hindi po natin na-i-flat yun, yung pinaka yung tucker wire, pwedeng masira yung silkscreen pag napatak. Hindi kasi siya nakadikit sa frame. Then, kailangan din natin ang flat screwdriver at plier. Ang purpose naman nito, kung sakali na meron pong bala na hindi maganda ang pagkakaboon, bumaloptot, natanggalin po natin. Then, hilay po natin ang plier. Siyempre, kailangan din natin ang staple wire or gun tucker wire. Ayan, para bala. Ito. Or nito. So dito, inuna ko muna yung dalawang kanto. Medyo binatak ko yan ng bahagya kasi baka masira naman pagbatak na batak. Then, unahin muna natin lalagyan to. Yan, dito muna natin itatucker yan o i-stapler, no? Sa pagkakabit ng staple wire, ayan, no? Taas, baba, taas, baba. Alternate siya, no? Taas, baba. So, yung pagitan niyan ay hindi naman ganun malayo, no? So, then, ang susunod ko naman ay babatakin ko naman dito sa kabila. Sa gitna tayo magsisimula. So, ang technique, itong side na to ang nasa harapan nyo, then ito yung inihila. Ano nyo lang, kailangan, ayan, no? Pantayin nyo lang bago nyo ating batakin. Then, simulan natin ang batak sa gitna. So, batakin lang natin ang dalawang kamay. Then, ilipli ko natin ng konti, saka natin itatakir. Then, hato ng takir para sigurado nakabuon siya. Ang hila nito, kung dito ka sa left, ang hila pagpunta dito. Pag sa right naman, pag ganon ang hila. Babatakin nyo pag ganon para hindi siya mag-wrinkles. So, ayan po ha. Oh. Ganun din ang ginawa ko doon sa ilalim. Ayan, alternate din. Up and down din. So, babatakin ko naman dito. Dito, bagya lang muna ang batak. Dito natin tutuloy ang batakin maigi. Then, sa gitna po ulit. Simula ng batak. Hindi naman po todong batak na ganun. Alalay lang po, no? Hatian nyo para pagbatak dito sa kabila ay pantay siya. So, konting hatak lang dito.
So dito kailangan papatagin na ng husto para yung screen ay maganda ang hila. Para pag ipinrases ay madaling mabutas. Silk screen na yung frame. So ang gagawin natin, may mga nisnis po yan tabi, gamit lang po tayong lighter or kandila, sindihan yung kandila, then padaanan po natin ng apoy. Yan. Kasi meron po yung mga nisnis. Yan, katulad nito oh. Yung mga pinagupitan. So kailangan ay malinis po siya. Kasi minsan pag hindi po natin pinaso yan, pagkahit po natin ang chemicals yan, ay sumasama siya. So, nagkakaroon tuloy ng problema. Sa pagpaprocess po ng silkscreen, ay kailangan natin ito, ng layout. Ang tawag po dito ay positive. Ito ay ginawa lang po sa computer, no? Ipinirin sa printer. Dati, nung wala pa ang computer, ay manual lang namin inilayout to. Gumagamit lang kami ng technical pen. Yan. Eh ngayon, madali na kasi nga ay sa computer natin inilayout at ipiniprint. Kung hindi naman po tayo marunong pa sa layout, ipagwalang po muna natin sa iba. Then, basta ang print po niya ay kailangan ay solid na black. Black na black po siya. Kasi ito po, kalimitang ipiniprint sa translucent, sa acetate, or sa tracing paper. Pero dahil nga siyempre, sa experience ko na sa pagpiprint ng t-shirt, kahit pala sa bond paper ay pwede. Kaya lang, gagawin natin itong translucent. Paano po ba natin ito magagawang translucent? Yan, maganda pong katanungan yan. Applyan po natin siya ng oil, pabaliktad. Dito po natin sila lagyan ng oil, o yung cooking oil. Yeah, kahit anong oil, pero mas maganda po kung oil para medyo malinis. Then, pagkakasyahin ko na lang po itong dalawang to dito. Kasya naman po, no? Gagamit din po tayo nito. Ito po ay metal coater. Dito po inilalagay yung chemical, yung photo emulsion. Yeah, makikita nyo rin po. Dati, ang ginagamit ko po ay triangle lamang. Gagawin ko, lalagyan ko lang dito ng packaging tape. Lalagyan ko ng chemicals yan. Then, kakahigin ko ng triangle. Kaya lang, maraming kahig, balik-balikan. Hindi katulad ng metal coater, isang hagod mo lang na ganoon, then pabalik, then pwede rin haguri sa loob kung kasya. Pero kung hindi kasya, kahit dito na lang sa labas, basta dalawang balik. Yun naman pong chemicals na ina-apply dito, ang tawag po dyan ay photo-emulsion. Two component po siya. Meron siyang gawa ng J&J Virgo, and tool ko. Yun po yung kalimitang ginagamit po, no? Then, ere po, alternative lang po itong ginagamit ko. Pagka naubusan po ako ng photo emulsion, ay ito po ginagamit ko. Shellwood glue. Pwede po yan. Pero kailangan po natin ito. Ayan. Sensitizer. Ito, gawa po ng tool ko. So, bali ito component po yan. Pagkahaluin po natin. Ngayon, yung ratio po niyan ay almost 10% lang ito. Pakunti-kunti lang. Kapag nag-yellowish na siya, katulad po nito, ito, tiplado na po ito. So, ayan ang magiging kulay. Yellowish siya. So, pagka pinaghalo, okay na po yan. Kasi ang ginagawa ko, pag nilalagyan ko ng sensitizer, ay tansyahan lamang.
malapot po siya, kaya ginagawa ko, nilalagyan ko na ng konting tubig. Pero pwede rin naman hindi lagyan ng tubig. Pero ako, dati kasi nag-start ako, hindi ako naglalagay ng tubig eh. Siyempre, nag-experiment. So, mas maganda pag nilagyan ng konting tubig. Madali po siyang hagurin at matuyo. So, hahaguran ko na po ito ng photo-emulsion. Pag ito po ay nahagura na po natin ng photo-emulsion, ay dadaling po natin siya sa dark room. Ibig sabihin po ng dark room, wala pong liwanag. Kasi kapag natuyo na po yung chemicals o yung photo-emulsion at tinamaan na po siya ng liwanag, hindi na po siya mabubutas. So, malinaw po yun, no? Kaya mag-apply po tayo ng chemicals o maliwanag. Pero pag ito yung ating pinatutuyo na, tinapat ng electric pan o meron tayong hair blower, dali po natin sa madilim na lugar. So, applyan ko na po muna. Pakikita ko sa inyo kung paano ang tamang pag-apply. So, ayan na po siya. Patuytuyin po natin yan sa dark room. Gagamitan po siya ng hair blower. So, eto na po yung screen. Tuyo na po yan. So, nilagyan ko muna ng t-shirt. Hindi ko na po naipakita sa inyo yung pagpapatuyo ko sa dark room. Kasi hindi nyo rin naman makikita. So, ayan. Kailangan ay hindi po makakita ng liwanag po yan. Kasi titigas po yan. So, ito yung aking exposure table. Ayan. Ito po ay yari sa bakal. So, pwede rin po kayong gumawa nito sa kahoy. Then, sapinan nyo lang po yung ilalim para may paglagyan po kayo ng mga ilaw. Ayan, bali, apat po yung fluorescent na yan. No? Old school pa, kaya tingnan nyo, pansinin nyo, di balas pa siya. Di starter, ayan, may starter pa. So ngayon, yung mga ginagawa ngayon ay LED na. So wala na siyang mga balas at starter. Rekta na siya. Kaya mas madali na. So ayan, ang clearance nito mula dito sa ilalim, kung gagawa kayo, ay mga ideal 6 to 7 inches lamang. So yung clearance nitong ilaw sa salamin, ito kasi glass to na 1/4. Yung pinaka-fluorescent bulb niya ay mga 3 inches lang dito. Basta gitnaan nyo lang yung ano, yung sahig at yung pinaka ibabaw. So ayan, bali apat na fluorescent lang yan na 18 watts yata yan. Basta yung maikse, no? Hindi naman yung sobrang ikse, yung sumunod doon sa pinakamahaba. Then ere, applyan ko na po siya ng oil para mag-translucent. So babawasan ko muna. Ito, cooking oil po ito. So, baliktarin lang po natin yung print side door nasa ilalim. Baka kasi hindi maiwasan na magalusan yung print. So, para makasiguro, yung likod ng lagyan natin ng oil. Bakit nga ba kailangan maging translucent ng papel? Ano ba ang purpose nun? Ang purpose po niyan, ayan, katulad po niyang pagkakaprint niyan, kailangan ay black na black siya para hindi po lumusot yung liwanag na galing sa ilaw o sa sunlight. Kasi yung chemicals po, yung photoemulsion, kapag yan ay tinamaan na po ng araw o ng liwanag, ay tumitigas po. Hindi na po natin kayang butasin kapag ito po ay binasana ng tubig. So, ayan po. Kung i-compare natin to dito, oh, wala pa, di ba? Hindi lusutan. Pag binaliktad natin to, ay hindi kita yung likod. Samantalang to, pag binaliktad natin, ayan, dapat po ganyan.
ko muna yung ilaw ha, kung sisindi. So ayan, apat po yung suminde. Pwede na. So patayin ko muna. So ayan na po yung screen. Ayan, pwede na. So sa pinan lang po natin. Kumot lang po itong pinasaping ko. Mas maganda po ang ipansasapin nyo ay foam para lapat na lapat. Ito kasi baka mamaya hindi rin siya lumapat. Kaya misan dinodobli ko. Yan, madobli na para sigurado. Kasi kailangan po lapat na lapat po yung positive. Then, kailangan pa natin daganan ng plywood. So, ere, dadaganan pa natin ng plyboard o plywood. Tinganan natin kung ano yung pantay. So, dadaganan ko pa siya ng dumbbell. Ito, 10 kilo ang isa nito. Bali, dalawa. Para lapat na lapat. So, ere pa yung isa. So, ayan. Then, pwede na natin buhayin ang ilaw. Yan, pwede na dyan ng 10 minutes. Kung orasan natin. So, ayan, 3:46 ko isinaksak. Alam niyo po ba na kung wala pa po tayong exposure table, pwede tayong mag-start muna sa sunlight. Paano ba ginagawa sa sunlight? Actually, meron na po akong na-upload na video ng processing sa sunlight. So, kapag sa sunlight po tayo magpa-process, ang gagawin lang po natin, di pagkalagay po ng oil ng ating positive, lagyan din po natin yung silkscreen. Diba, yung pinaka, ano po ha, yung pinaka merong stapleware po, doon po tayo maglalagay ng oil. Hindi po doon sa loob, oil. Then, ilalapat po natin ng pabaliktad yung ating positive. Kumbaga sana yung likod, ang nasa harapan po, no? So, ayan. Then, ilapat lang po natin, lawain lang po natin yung oil para dumikit po yung ating positive. Then, tatapat nyo sa liwanag kahit hindi sa sikat ng araw, basta maliwanag, lalabas lang po kayo ng bahay nyo at medyo maliwanag pa. Pag matindi po ang sikat ng araw, mga bilang lang po kayo ng 20 seconds to 30 seconds, pwede na po yon. Then, pasayin nyo na po ng tubig. Yun, pwede po yun ay sa sunlight. Makikita nyo, mapapanood nyo po doon sa in-upload ko ng video. Yun eh, kung wala po kayong processing table pa. Diyan din po ako nag-start sa sunlight, no? Processing sa sunlight. So, ayan. So, yun lang ang pagkakaiba ng meron kang exposure table. Kahit walang araw, kahit umuulan, kahit sa gabi, pwede tayong mag-process. Kung i-compare natin ito sa sunlight lang, tuwing maliwanag lang, paano pagka madilim, gabi, hindi na po natin may pa-process. Minsan nag-try ako, mga 6 PM na, no? Pakulimlim na. So, dinagdagan ko lang yung time niya. Ginawa kong 2 minutes. 2 minutes. So, nabutas naman siya. No, siguro, maring timing lang talaga sa oras. Nabutas siya. Pero meron trial and error, siyempre. Hindi pa tayo sigurado kung ito ay mabubutas. Hindi po katulad dito sa exposure table, kabisado nyo na po yung liwanag. Iisang ano lang po yung consistent po yung oras niya. Sa sunlight po, iba-iba. Depende po sa bigay ng liwanag ng araw. Doon po nagpe-base. Hindi po sa init po ha, sa liwanag po. So ayan, malinaw po yan. So ayan, bali 3 minutes na lang at atin ang tatanggalin at papasain na natin ng tubig.
sabay bubutasin na po natin. Basta ang tatandaan nyo, napakahalaga po na ang silkscreen ay batak na batak po. Hindi po pwedeng lundo kasi hindi po siya mabubutas. Maaaring mabutas siya lang, hindi pulido ang pagkakaprocess. So yung letra niya, durog-durog. Yan ha. Tapos yung pangalawa po, yung pagkakaprint po ng ating positive ay black na black. Solid black po siya. Huwag po yung merong broken line. Kaya kailangan po solid po. Kung sakaling magkasawa ng broken line, i-retouch lang po ng technical pen kung meron kayo. O kaya yung i-brush nyo lang yung ink po ng printer ng computer, yung black ink. Pwede po yun. Yun po ang ginagawa ko. Ubra naman po yun. 2 minutes na lang po ang natitira at akin na po tatanggalin yung aking screen sa exposure table. Maganda po ito sa panahon ngayon kasi magkakaroon po ng barangay election. Kaya mag-practice na po kayo. Huwag po kayong matakot. Lakasan lang naman po ng loob ang pagpiprint ng t-shirt. Siyempre, kailangan din ay maingat kasi nga pagka nag-blot o yung pangit ng pagkakaprint, maobliga kayo na palitan yung t-shirt. Bibili kayo. Magkakaroon kayo ng gastos. Then, at the same time, talo na po kayo. Dahil pati yung pintura na gamit nyo ay na gamit na. So, ayan po. Malinaw po yan. Oh. So, ayan. Oh, konti na lang. Ilang seconds na lang siguro. At akin ang bukunin yung ating pinaprocess. Ayun na. 356 na. So, pwede na. So, patayin ko na yung ilaw. So, ayun. And dumbbell. So ayan po, kung mapapansin nyo, medyo bumakat na siya pero hindi pa siya ganong kita, no? So babasahin ko na muna ng tubig. Kailangan takluban ulit muna natin ang tela. Kaninang hindi pa nababasa ng tubig, hindi pa ganong kita yung layout. So ngayon, nung nabasa na siya ng tubig, ayan, ililipat ko ng pwesto. So ayan, kita na siya. Yan pong namumuti, ibig sabihin po niyan, yan po yung mabubutas pag inispray na po natin yan ng spray bottle o plastic spray bottle. So ayan, bubuhusan ko muna ito ng tubig. Then, ayan, makikita niyo yan na utik-utik na siyang mabubutas. Kung sakali naman po na hindi nabubutas, ibig sabihin po noon, maring sumobra po tayo sa oras na overexposed po siya. Or either hindi po batak yung silkscreen at hindi po matingkad yung ating positive. Yung pagkakaprint niya ay mapusyo po yung pagka-black niya. So kaya lumulusot po yung liwanag. Yan po ang pwedeng posibleng dahilan. No? Overexposure, hindi batak ang silkscreen, or maputla yung pagkaka-print ng layout. At kung sakali naman, pagbuhos ng tubig ay nadudurog yung mga letra, ibig sabihin po nun ay kulang po sa oras. Tataasan pa po natin ang oras. Kung 10 minutes, gawin natin mga 12 to 15 minutes. So ayan, pag mayroon pang hindi nasisimot, ayan, katulad nito, ayan, katulad nyan, hindi pa simot, ayan, di pa simot. Ayan. Gagamitan natin niya ng spray bottle. Ito, gagamit tayo nito para masimot.
Dahil pag okay na po at wala nang bara, buhusan na po natin ang tubig para mawasa out po yung mga excess na natuyong photo emulsion. Kasi kapag yun hindi natanggal, pwedeng tumigas at mag-cause ng bara. So ito po, tuyo na. Para tumibay po ito, lalo na ang ipiprint natin ay marami or mass production, lalagyan po po ito ng hardener. Ang purpose po ng hardener ay para maiwasang masira agad yung screen o yung pagkaka-process yung chemicals. Minsan kasi lumalambot ito eh, pag nababasa na ng tubig o ng pintura. Lumalambot yung chemicals, kaya mas maganda na lalagyan natin siya ng hardener. Lalo't marami ang ating ipiprint. So ito yung aking gagamitin na hardener. Tulto hardener. Yan. Gumamit lang po tayo ng bulak o cotton. Shake. Halos magkapulay po siya ng sensitizer. Oh. Pares na sila ng kulay. Ito ang sensitizer, yung panghalo sa emulsion, at ito ang hardener. So, lagyan lang natin yung bulak. Then, ihagod lang natin. Una muna, pa-vertical. Then horizontal. Then ipipilad po natin ito sa araw para mas tumigas. Okay na, tsaka matibay na siya. Pero bago po natin siya i-print, tignan po muna natin kung meron siya mga butas. Hindi po may iwasan na magkaroon ng butas yan. So silipin lang po natin sa liwanag, then i-retouch lang po natin ng brush at photo emulsion. Ayan. So pag may nakita kayong butas, ayan, katulad niya may butas, papairan nyo lang siya ng emulsion. So yun. Then, dadalhin po natin ulit sa liwanag para tumigas po yung niretouch natin. Kahit hindi na po natin lagyan ng hardener, maliit lang naman po. Then, okay na po, na-retouch na po yung mga butas. Lalagyan na po natin ang packaging tape, yung gilid, yung sa may mga staple wire. Ayan, okay na po. Ituturo ko na rin po sa inyo kung paano paghagod ng super white or BNT. Ito kasi ipiprint to sa dark color na t-shirt. So para maging maganda ang print, kailangan po natin ang board. Ito po ay pang-upholstery, no? Then yung ilalim po nito ay merong foam na manipis lang, yung 1/4 inch lamang. So ayan, no? 3/4 plywood to para malambot siya, hindi matigas sa gurin. So, ere,
dito ko na lang muna te-testing eh, no? Ito po gagamitin kong pintura. Gawa po siya ng J&J. Ayan, Virgo. BNT. Sinalin ko lang po dito ha. Kasi sinala ko. Ito po yung panghagod ng pintura. Oh. Ang tawag po dito ay squeegee. So ituturo ko sa inyo yung tamang paghagod para maging makatawan ang pintura sa dark color na t-shirt. So yung unang hagod niya, medyo smooth lang muna. Ayan, kailangan mapuno natin, no? Walang yung malalampasan. Then ayan. Then yung pangatlo, medyo may press ng konti. Ganun din yung pang-apat. Then balikan ulit natin, gawain ulit natin ang pintura. Ayan, gawain ulit natin. Balik-balik lang natin na medyo magaan. Huwag muna natin ipe-press. So, hindi ko mabila kung ilang hagod, no? Basta makikita nyo. Then, saka natin hagura ng smooth. Yung merong may konting diin na, lilinisin natin. So, ayan. So, angatin na po natin. So, ayan po yung pagkaka-print niya. Kung mamasdan nyo ay puting-puti po siya, di ba? So, ayan. Makatawan po siya. Ganun lang po yung hagod. Huwag nyo po basta ididiin ang squeegee. Kasi pag itiniin nyo, lalabas yung color ng t-shirt. Lalo yung pula, ay mahirap pong lagyan ng print ang pula dahil umupusyaw po yung color white. Hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano ko hinugasan, no, yung ating silkscreen. Ang pintura ginamit ko nga po pala ay water-based. Kaya tubig lang po yung aking pinangbukas. So ayan, oh, malinis na po siya. Sana po ay makatulong ang video ko ito at kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless!